Diyan po dati kami nakatira sa bahay na yan. Hello guys and welcome back to my channel. So today, weekend sa Japan, naglalakad kami, sort of exercise kasi wala namang pasok si hubby. Kaya samahan nyo kami, pupunta kami ng Echo Town. Mayroon lang po kaming i-check ng mga items. Or maybe mayroon din kaming magugustuhan, so bibilhin namin. Please keep on watching and see you guys! Ne mami, ne mami, kungume, wenji. Ije maredo, deko katende. Ne mamdo, na chorom, kyabugun, sarang eko kata, diga na. So, I'm with my hubby, guys. Introducing ang aking napakagwapong husband. Wow! Hindi po siya Hapon, guys. Pinoy po siya. Pinoy na Pinoy. Twinning po kami ng shoes. Pakita nga, ipakita. Oh, ayan. So, naglalakad kami habang nakikinig ng balita, Pilipinas. Diba? So, yun lang. Napaka-simple ang life sa Japan. So, sa mga nagtatanong po kung saan part kami ng Japan nakatira, dito po kami nakatira ngayon sa countryside area. Before, nasa Chiba kami, which is city talaga siya kasi malapit siya sa Tokyo. Pero right now, nandito kami sa countryside, nasa Ehime Prefecture, which is nagustuhan ko dito kasi sobrang tahimik, very quiet, and then peaceful ang area, napakasimple. Well, ang Japan, simple lang naman talaga, pero mas nagustuhan ko dito. And then, more on nature siya. Kaya yun, welcome to our place in Japan. So guys, along the way, meron kaming nakikitang puno ng, hindi ko alam eh, hindi siya orange eh, hindi din siya lemon. Para siyang, alam mo yung pumelo, yung parang ganun, pero maliit na pomelo. Yung parang ganun, basta hindi siya orange or nagkamali siguro ako. Basta yun na yun. Alam nyo ba guys, na isa sa mga nagustuhan ko dito sa Japan, kasi kahit saan ka man, kahit nasa countryside ka man or nasa city area ka man, meron talagang convenience store everywhere. As in, talagang very convenient ang Japan. So today, habang naglalakad kami, merong Family Mart kaming nadaanan. So yun, syempre, nagugutom. Ito lang yung nag-exercise na tumichempo din na mag-snacks. Okay. Kasi snack time din ngayon sa oras na to. Mga 3 o'clock to 4 o'clock na. So ngayon, na-decide kami ni hubby na mag-stop over. Na mag-stop muna dito sa Family Mart. And we will have caramel latte, coffee. Yeah. And then, sandwich, ganon. So yun, mag-i-enjoy lang kami muna ng snacks bago maglakad ulit kasi medyo malayo-layo din talaga yung pupuntahan namin. Siguro mga ilang kilometers pa ba? Or meters, ganon. Basta yun na yun. Samahan nyo lang kami sa aming paglalakbay. Charot! So, ito nga po guys, ang napaka-convenient na style ng Japan. Kung saan-saan ka man, hindi ka problema kasi kung magutom ka man sa daan, meron ka talagang madadaanan ng mga convenience store. Very convenient to everyone. So yun, yan ang isa sa mga factor talaga na kung bakit ko nagustuhan talaga ang Japan. Alright, so snack time muna tayo guys. Yay! We'll have coffee latte, caramel latte and sandwich. Yun na yun. So ito si hubby naglalagay ng syrup dun sa coffee niya, caramel latte, ganun. O diba? So tapos na kami yung nag-snacks. Ngayon, tuloy na naman kami sa aming pupuntahan. At ito na si hubby, lumabas na sa Family Mart. Tuloy ang alay lakad, exercise, kasi busog na. So, andito na kami sa store guys. At tingnan nyo naman ang nabili ko.
tissue lang, tissue, at saka yung laruan ng aking aso. Yun lang yun, oh my God. Yun lang yung pinunta namin dito. Tissue? Tissue? Yun. So, ito yung area kung saan na maraming mga abubot para sa dogs. May maraming mga dog food, vitamins, may mga laruan, yung kanilang, ano ba yun? Basta, ang daming mga abubot para sa mga dogs kasi mahilig talaga sa aso ang Japan. Mapagmahal talaga sila sa aso. Kaya naman, kumpleto lahat na mga kailangan ng ating mga alagang aso. But actually guys, I don't have aso. I don't have dog here in Japan. Nasa Pilipinas, plano naming magbabox. So, kakalabas lang po namin galing sa store na yan, sa Eco Town. Hala, naabutan na kami ng gabi guys. So, ngayon, uuwi na po kami. Going home. Maglalakad ulit. Exercise na naman ulit. Tapos, baka magutom na naman bigla. Wala pa kaming dinner. So, tingnan na lang natin kung ano mangyayari along the way. Baka mag-stop over na naman. Stop over talaga. Baka mag-stop na naman kami para kakain ng dinner. So, yun na nga guys. Nagugutom kami along the way habang naglalakad. Kaya naman, ngayon, dito kami sa aming favorite na Taiwanese restaurant para mag-dinner. So, sabahan nyo kami kasi yung mga food nila is para ding mga Filipino, yung Filipino food yung lasa. So, i-share namin sa inyo kung ano yung i-order namin na mga pagkain. So, pipili muna siya kung ano yung kakainin niya. Pakli pa doon sa kabilang page. Baka may ano doon, tinulang isda. Tinulang isda? O kaya naman may lechong baboy dyan. O kaya kinilaw na isda. Sige, pakli lang. Free naman, pakli lang doon ba? Baka may ano dyan. Ay, ito na yung mga pagkain namin. Ito, chahan. Tama ba? Chahan, fried rice. Ito naman, liver na adobo. Ito naman, egg na may maraming mga sibuyas. At ito yung favorite ko. Parang nasa dim sum to eh. Yung parang crab na may meat sa ilalim. Ganon, tapos may harina. Ayun, ready to eat. Wala bang rice? Ah, mayroon pala yung maliit. Maliit talaga. Murag one scoop na ice cream ba? Itlog mo mera. Tsaka nang ibutang itlog na. Sana siya sauce yung itara. Ulit ang iba? Anong green ba? Buyat? Hindi, pang bring house na. Cooking house? Sure? Hindi naman mahurot. Beach na. Muna yung plastik nila. Wala siya nang karo, naka-realize na silang anak ka. Ito lang ang butang na kinana. Ha?
Yeah.